Magandang umaga sa inyong lahat. Maaari bang magsitayo ang lahat para sa panalangin na pangungunahan ni Ginoong Rizal? Pangalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ama namin, kami po ay nagpapasalamat sa binigay mong panibagong araw upang kami matuto. Patawad, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan. Naway gabayan niyo po kami sa aming pang-araw-araw na gawain. Amen. Bago kayo umupo, ay pakipulot ng mga kalat na nasa ilalim ng inyong mga lamesa at pakiayos ng inyong mga upuan. May lumiban ba sa klase ngayong araw? Mabuti naman kung ganun. Noong nakaraang tagpo ay tinalakay natin ang pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Sino ngayon ang makapagbibigay ng tatlong pangunahing dahilan ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas? Magtaas lamang ng kamay ang gustong sumagot? Binibining Aquino. Mahusay! Ang unang layunin ay layuning politikal, pangalawa ay layuning pang-ekonomiya, at ang pangatlo naman ay layuning pang-relihiyon. Ngayon ay nakikita ba ninyo ang tatlong larawan na nasa harapan? Kung ganon, sino sa inyo ang makapagbibigay ng ideya tungkol sa ipinapahiwatig ng unang larawan? Magtaas ng kamay si Binibining Melchora, maaari kang tumayo at ibahagi ang inyong ideya kung ano ang nasa unang larawan. Mahusay! Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Sa ikalawang larawan naman, sino ang makapagbahagi ng ideya? Nagtaas din ang kamay si Ginoong Apolinario sa likod? Magaling! Tama! At sa ikatlong larawan naman, sige Juan. Mahusay! Tama ang inyong mga sagot. Mukhang pinag-aralan at pinaghandaan nga ninyo ang tatalakayin natin ngayong araw na ito. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay mayroon akong handang gawain para sa inyo. Ang tawag sa gawain ito ay Puzzle Me, na kung saan kailangan ninyong basahin ng maigi ang mga katanungan at ilagay ang sagot sa kahon. Tapos na bang sumagot ang lahat? Magaling! Kung ganon, ay ipasang inyong mga papel sa harapan ng hindi tumatayo. At ngayon naman, tingnan natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Sa bilang isa, sino ang makapagbibigay ng sagot? Josefa. Tama. Sa ikalawa, Corazon. Tama. At sa pangatlo naman, Gregorio. Tama. At sa pang-apat, Berto. Tama. At sa pang-lima naman, tama. Tama ang inyong mga sagot. Mukhang pinag-aralan at pinaghandaan nga ninyo ang tatalakayin natin ngayong araw na ito. Maliban sa mga Kastila at mga Amerikano, ay sinakop din tayo ng isang maliit ngunit malakas na bansa na kung tawagin ay Energetic Dwarf. Ito ay ang Bansang Hapon. Ang Bansang Hapon ay isa sa mga pangunahing bansang sangkot sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang nakakakilabot na digmaang ito ay nangyari sa pagitan ng bansang Allied na binubuo ng bansang Estados Unidos, Britanya, China, Russia at Pransya at mga bansang Axis na binubuo naman ng bansang Alemania, Italia at Hapon na pawang nagtaguyod sa sistemang Otoritarianismo. May mga katanungan ba? Kung ganon, ay ipagpapatuloy na natin ang ating talakayan. Nang magbukas ang 20th siglo, maraming mga bansa sa Asia ang nananatiling sakop ng mga bansang Skanduranin. Ang Pilipinas ay nasa kamay ng mga Amerikano ng mga panahong iyon. Sa ganitong panahon ng paghahari ng imperialistang bansa mula sa Skanduranin, ay ipinapahayag ng Hapon ang kanilang hangarin para sa kontinente ng Asia. Ang Asia ay para sa Asyano. Dahil dito ay hinangad ng Hapon na pag-isahin ang mga bansa sa silangang Asia sa ilalim ng samahang tinatawag na Greater East Asia Prosperity Sphere. Naniniwala sila na ang kaunlarang inaasam para sa Asia ay makakamit lamang kung ang bawat isang Asyano mula sa iba't ibang bansa ay siyang maghahari at hindi ang mga mananakop. Nauunawaan ba?
Mayroong mga layunin ng mga Hapones kung bakit sumakop sila sa bansa. Una, kailangan nilang sumakop ng ibang teritoryo upang may mapaglagyan ang kanilang lumalaking populasyon na tinatayang mahigit na sa 50 milyong katao sa pagbukas ng ikadalawang siglo. Pangalawa, upang may mapagkunan ang hilaw na sangkap na gagamitin sa kanilang industriya at may mapagbentahan ng kanilang produkto. At pangatlo, upang may pagpatuloy ang kanilang adhikain sa pagbuo at paglawak ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Nang sumiklab ang pandigma ang pandaigdig noong ikapito ng Disyembre, 1941, binomba ng mga Hapones ang Pearl Harbor sa Hawaii. Malaki ang naging pinsala sa Estados Unidos na naging hudyat ng ikalawang digma ang pandaigdig sa Pasipiko. Dahil ang Pilipinas ay nasa ilalim ng Estados Unidos ng mga panahong iyon, ay nasangkot ang mga Pilipino sa digmaan. Ilang oras matapos pasabugin ng Pearl Harbor, ay nilusob ng kanilang mga eroplanong pandigma ang Clark Air Base sa Pampanga at ang Nichols Air Base. Binomba rin ang Davao, Baguio, Tarlac at Tuguegarao. Ang Maynila ay binomba rin noong ika-siyam ng Disyembre, taong 1941. Dumaong ang mga Hapones sa Apari at Bigan. Si General Masaru Huma, ng Hapon ay bumaba sa Lengganen, Pangasinan noong ika-10 ng Disyembre, taong 1941. Upang maiwasan ang pamiminsala at pansamantalang pagtigil ng mga Hapones, ay pinahayag ni General Douglas MacArthur na open city ang Maynila noong ika-26 ng Disyembre, taong 1941. Ngunit sinira pa rin ito ng mga pagbomba ng mga Hapones. Ngunit bago pa ay pinahayag na open city ang Maynila, ay nilipat ni Pangulong Manuel L. Quezon ang pamahalang Commonwealth sa Corregidor at inatasan si C. P. Laurel na siyang maiwan sa Maynila upang sumalubong sa mga Hapones. Sinikap ni Laurel na pangalagaan ang mga taong bayan sa kamay ng mga Hapones. Ang Maynila naman ay naiwan sa pamumuno ni George Vargas bilang alkalde ng lungsod. Ang Maynila ay lubusang nasakop ng mga Hapones noong 2 ng Enero taong 1941. Ang pinagsanib na United States Armed Forces in the Far East o USAPE na kinabibilangan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa pamumuno ni General Douglas MacArthur ay umurong mula sa Bataan patungong Corregidor. Sa payo ng mga Amerikano, inilikas ni Pangulong Manuel L. Quezon ang pamahalaang Commonwealth pati na rin ang kanyang pamilya sa Estados Unidos noong 20 ng Pebrero, 1942. Umalis naman sa bansa si General Douglas MacArthur kasama ang kanyang pamilya patungong Australia. Dito ay kanyang binigkas ang katagang I Shall Return. Naitatag ni Quezon ang pamahalaang Commonwealth sa Washington, D.C. at inatasan si General Jonathan Wainwright bilang kapalit ni General Douglas MacArthur na ipagtanggol ang bansa. Nauunawaan ba? Naging matindi ang labanan at maraming mga Amerikano at Pilipino ang namatay. Pinili ni General Edward P. King, komando ng USAPE sa Bataan, na sumuko sa mga Hapones kaysa maubos ang lahat ng kanyang mga tauhan sa labanan. Kaya ito ang naging dahilan ng pagbagsak noong ika-siyam ng Abril taong 1942. Bilang parusa sa mga nagsisukong mga sundalong Pilipino at Amerikano, ay sapilitan silang pinaglakad mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga, na may layong 100 kilometro. Mula naman sa San Fernando, Pampanga, ay sinakay ang mga bihag sa tren at dinala sa Camp O'Donnell sa Capuz, Tarlac. Nakilala sa buong daigdig ang pangyayaring ito sapagkat libu-libong mga bilanggo ang namatay sa daan dahil sa sakit, gutom at uhaw. Ang iba naman ay pinatay sa saksak ng bayoneta habang lumalakad ng walang pahinga. Hiniling ni General Homa na isuko ni Wainwright ang buong pwersa ng USAPE sa Pilipinas kaya pinagkalat niya sa pamamagitan ng radyo ang utos niyang sumuko ng lahat ng pwersa ng USAPE sa buong kapuluan. Ang karamihan sa mga komander ng Luzon, Visayas at Mindanao ay sumunod sa utos ngunit may ibang matatapang na hindi sumuko at sa halip ay namundok at naging gerilya. Tapos
Tapos na nating talakayin ang mga pangyayari sa panahon ng hapon, ang labanan sa Bataan, Death March at labanan sa Corregidor. Kaya ngayon naman ay alamin natin kung kayo ba ay nakikinig sa ating talakayan. Susukatin natin ang inyong kaalaman. Mayroon akong inihandang 5 katanungan at kung sino ang mabubunot na pangalan ay siya yung sasagot. Ang unang mabubunot ay si Binibining Melchora Aquino. Nandito ba si Binibining Melchora Aquino? Okay. Sino ang nagpapahayag na bukas na lungsod o open city ang Maynila noong taong 1941? Tama. At pangalawa naman ay si Shamsi Sipsip. Ang iyong katanungan ay saan inilipat ni Pangulong Manuel L. Quezon ang Commonwealth? Tama. At ang pangatlo naman ay si Imelda Papil. Ang iyong katanungan ay, ano ang ibig ipahiwatig na pagiging open city ng Maynila? Tama. At pang-apat naman ay si George Kiel. Ang pang-apat na katanungan para kay George Kiel ay, bakit binitawan ni MacArthur ang pangako niyang I shall return sa mga Pilipino? Tama. At ang panglima naman ay si Emilio Walang Aguinaldo. Sino si Emilio Walang Aguinaldo sa inyo? Maari kang tumayo, Ginoo? Ang mga sumukong sundalo na tinatayang 30,000 Pilipino at 10,000 na Amerikano ay sabritang pinaglakad ng 100 kilometro mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Isinakay sila ng tren patungo Capas, Tarlac at muling pinaglakad hanggang Camp O'Donnell. Ito ay tinatawag na. Tama. Tapos na nating talakayin ang mga pangyayari na naganap noong panahon ng pananakop ng mga Hapones. May mga katanungan ba? Huwag mahiyang magtaas ng kamay. Kung wala, ay kumuha ng isang buong papel at sumulat ng sanaysay sa paksang, kung ikaw ay buhay pa noong panahon ng pananakop ng Hapon, paano mo maipapakita ang pagmamahal sa ating inang bayan? Pagkatapos ninyong sagutan, ay ipasa ang papel sa harapan. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. At ang inyong takdang aralin ay nasa pisara na kung saan ipapasa ito sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat.